welcome back to my channel. For today's vlog, guys. Ayan, nakakalungkot na mga balita. Pero sa tingin niyo ba nalulungkot ba tayo ngayon? Welcome back to my channel, guys. Ayan na nga, guys, meron na tayong mga updates tungkol dun sa mga na disabled na mga Google accounts, at sad to say, guys, kasama tayo doon, kaya di ko alam kung masaya tayo o nakakalungkot, guys, na tagal mong inalagaan yung channel mo, tapos matagal mong ipinamonetize, pinagtiyagaan, puyat, lahat-lahat. Napasama tayo sa mga na-disable na mga account. Pero guys, nung dumating sa akin yung marami muna kasi nung May 27 nag-update si YouTube, hindi naman natin akalain na yun na yung magiging resulta nung isang araw na wala siyang update. Yun na pala yun. Kaya hindi nahan, mga kaibigan, na nauna silang naka-receive nung email ni Lolo, na nag-email na nga na ganun, na yung Google account nila is disabled na, at pati yung partnership nila kay YT na disabled na rin. Tapos ganun, nung June 2 ng umaga, ayun na, marami na pinag-usapan. Bali ako, double check pa rin ako sa YouTube studio ko, sa channel ko, sa AdSense ko, lagi ko siyang chine-check, baka kasi para hindi naman ako mabigla, maunahan ko nang makita na ganun na nga sa akin. Mga 1 PM, guys, nung June 2, na-receive ko na ako na mismo. Hindi ko na-receive muna sa email. Parang feeling ko, gusto ko i-check yung Google AdSense ko. Kung parang may pakiramdam na talaga ako, guys, kasi nakatambay ako dun sa bahay ng ate ko. Chinek ko yung Google AdSense ko. Nakita ko yung, guys, yung Google AdSense ko ay yun na nga. Dito ko na lang lalagay, guys. Nakita ko yung Google AdSense ko, yan na ang nakalagay. Kaya hindi ako nabigla kasi feeling ko talaga parang sa akin na rin meron. Feeling ko lang. Pero pinagdadasal ko na rin na sana wag naman. Pero feel ko lang, binuksan ko yung aking Google AdSense. Ayun, nakita ko yung... Yun na nga, guys. Nakita ko yan. Nalungkot ako. Pero parang feeling ko, parang hindi muna ako, parang wala lang, baliwala lang sa akin yung mga nangyari. Nakipagkwentuhan pa rin ako sa mga kasamahan natin, mga small YouTuber, yung mga kasamahan na gano'n na nga. Tapos ako, binaliwala ko lang din. Tapos hanggang sa naka-receive na ako, nauna kasi nakita ko yung na-disable yung Google AdSense ko bago ko na-check yung email sa akin na, ay, nauna na-disable yung Google AdSense ko bago may nag-email sa akin. Mga 3 PM, na-receive ko na nga yung email sa akin na
Yung Google AdSense ko nga daw na-disabled na. Tapos yung ganun nga, may paliwanag na doon. Nalagay ko na lang dito guys kasi hindi ko naman memorize. Tapos mga sumunod, mga 4 PM, ang tagal bago nasundan yung pangalawang email. Mga 4 PM na receive ko naman yung ito yung Google AdSense team, o Google AdSense team ba yun? Parang ganun na yun. Na-receive ko na ganun. Tapos parang nalulungkot na ako, parang feeling ko wala na. Tapos yun na tapos hanggang mga 4:30 ng hapon yung pangatlong email na sa akin, na yung si YT na nga nag-email. Yun. Tapos parang wala pa rin. Parang wala pa, parang hindi pa ako lasing na lasing. Hanggang sa syempre may mga usap-usapan, ganun-ganun. Pinakikinggan ko lang, nakipagkwentuhan lang din ako kung anong maaaring mangyari, kung anong maaaring gawin. At nag-research na rin ako guys sa YouTube kung ano ang gagawin. Kasi ako man nabasa ko rin na within 30 days, pwede naman tayo mag-appeal. Kung mapapatunayan na wala talaga tayong pwede daw naman tayo mag-appeal na kung mapapatunayan naman tayo na yung wala tayong ginagawang ibang mga third parties, ganyan. Tapos pwede din naman daw ma-reinstate yung ating channel, Google AdSense account, at saka yung ating channel. Pwede din daw naman pag napatunayan na tayo ay walang invalid click activity na nangyari. Pero sa akin naman guys, para kasing ganun na nga rin. Meron na nga din tayong nagawa na hindi naman natin inaasahan na maklik natin yung ads, lalo na kung tayo naman ay nag-i-edit. For example, tayo nag-i-edit, tine-check ko yung video ko kasi gusto ko makita kung ano yung quality ng aking video na ginawa. Tapos ganun, gumagamit ako ng mga account na ano, pero hindi ko naman akalain guys na madedetect din yung IP address ng ating internet connection na ginagamit. Ganun, kahit may mga gamitin pa tayong mga kung ano-ano mga chit-chit-chit dyan, talagang madidetect talaga tayo sa mga invalid clicks activities na nangyayari sa atin. Pero hindi naman natin yan may iwasan guys, lalo na hindi rin naman kahit ako, small YouTuber, hindi ko rin alam na kahit ako nagbabasa ng mga terms of condition, hindi naman masyado ko naiintindihan. Disclaimer lang guys, sa akin lang to. Hindi rin naman ako nagmamarunong at wala rin naman akong alam na ganun. Kahit nagbabasa-basa rin naman tayo, hindi naman natin maiwasan na ganun ang mangyayari. Siguro sa mahigit isang taon kong ginagamit yung aking channel, o magdadalawang taon na guys na ginagamit ko yung aking channel, parang lagi ko naman siya na check, lagi ko yun siya na check na ganun, minsan na kiklik ko talaga yung ads, pero mas malimit talaga guys, hindi ko siya kiniklik. Kumbaga yung mismong video na papanood ko siya mismo, na hindi ko naiiwasan talaga. Kaya kung tayo naman guys, yun,
talagang aminado naman tayo na may mga kasalanan tayo, hindi naman tayo nagmamalinis, no? Ewan ko, parang gano'n. Gano'n na nga. Mga in-email sa na-email sa atin ni YouTube. Sa akin pala, sa akin. Kasi hindi naman lahat na YouTube, small YouTuber is napadamay or... Kasi may mga kasamahan din naman ako na hindi naman sila nadamay sa ganito. Parang, kumbaga, maayos naman yung channel nila. Natsambahan lang tayo. Natsambahan tayo. Ayan na nga guys, sad to say, wala na tayong channel kung hindi pa kasi ako kumikil, gumagalaw ngayon guys, hindi pa, wala pa, gusto ko sana paabutin muna ng 2 weeks or 1 week bago ko galawin yung aking appeal, kasi marami parang katanungan sa akin na gusto kong malaman kung talaga bang gusto kong mag-imbestiga pa kung anong maaari kong gawin yun sa channel ko. Tapos, yun na nga guys. Habang nag-aantay tayo ng 30 days na kung ano ang magiging, kung talagang tuluyan na ba, gagawa na tayo ng panibagong channel. Kasi guys, hindi naman yun ang dahilan para mag-stop tayo. Kasi ito yung gusto natin gawin. Kung kahit alam naman natin na mag-umpisa tayo sa umpisa, huwag tayo mawawala ng pag-asa guys. Kasi lahat naman tayo makakarating pa rin sa pupuntahan natin na mga journey na gusto nating makamit sa buhay yun. Kahit ako nga guys, gustong-gusto ko talaga gumawa talaga ng vlog. Yun. Kahit nung mga nitong nakaraang araw, medyo nadi-delay yung paggagawa ko ng pag-upload ko ng aking mga video, pero sa loob ng isang buwan naman guys, hindi naman pwede na hindi ako nag-upload. Makapag-upload ako kahit 2-3, okay na yun sa akin. Basta importante sa akin makapag-upload ako kahit lang minutes lang. Yun. Ganun na nga guys. Kailangan na nating mag-move on. Kasi ako nga kahit tinitingnan-tingnan ko yung channel ko, nandiyan pa rin yung aking YouTube studio, nakikita ko pa yung aking revenue, yung oras, yung subscriber, na talagang yung mga subscribers ko is hindi nag... yung subscribers ko guys, simula nung ganun na, parang nagkakaproblema. Talagang hindi siya nababawasan, hindi siya, nadadagdagan, lalo siya nadadagdagan. Tapos, yung watch hours ko, ang taas, tumataas siya lalo. Kaya, nakakapagtaka na, bakit ganun? Yun, walang sagot na, hindi ko alam kung saan nanggagaling yung mga ganun nga. Kasi, iwas din naman ako. Usually guys, yung aking channel, for example, may gusto ako ipa-check na alam ko naman bawal sa IP namin dito sa bahay. Ang ginagawa ko, pinapa-check ko sa kapatid ko. Ibang IP. Kasi doon sa bahay nila, hindi ako connected sa wifi nila. At kahit gustuhin ko man mag-connect, hindi talaga ako nag-connect. Kasi, for example, may gusto ako ipa-check. Sa kanya ko talaga inuutos na, i-check mo yas yung ganito ko. Kasi baka ganyan, ganun. Kung ayos ba yung pagka-edit. Yung, kahit alam ko naman yung pagka-edit ko is, alam mo na guys. Kung sa tingin ko, kung pwede na to sa akin, upload na yan. Ganon. Hindi naman ako magarbo mag-edit eh. Kasi yung feeling ko na walang nalabas na masama at alam kong walang lalabas na mga bawal doon. Hindi ko na ini-edit masyado kasi mapagod na rin. Tapos yung mata ko minsan mabilis na akong antukin sa mga ganyan. Pero tinatry ko pa rin mag-edit ng maayos. Naayos ko pa rin kung minsan.
Kapag guys, marami na rin akong nagawang video. Nasa 102 na rin yung videos ko. Yung mga old videos ko naman is kahit ako ayoko nang tingnan kasi parang katangahan pa yun. Parang mga katangahan pa yun. Nakakalungkot man, pero kailangan natin mag-move on. Kailangan natin tanggapin. At kung ano man na magiging resulta sa 30 days na pag-aantay natin is kailangan na natin tanggapin. Pero bago guys, na habang nag-aantay tayo ng 30 days, kasi nakakalungkot lang na wala tayong ginagawa, tapos makikita mo yung channel mo, in-expect mo, lagi kang magigising sa umaga, kasi check mo yung YouTube studio mo, kung magkano yung revenue, yung mga ganong gawain, tapos check mo yung subscribers mo, kung may pumasok, watch hours, check mo yung mga video mo, kung okay pa ba, wala ba tayong mga copyright strike, copyright claim, ganun. Namimiss mo rin yung mga ganun. Simula guys, nung na-monetize yung channel ko, tuwing alas 6 talaga, kahit anong puyat ko, kahit 2 oras na lang yung tulog ko, gigising talaga ako ng alas 6 na i-check ko talaga yung aking YouTube studio. Kasi nakasanayan ko na talaga. Parang yun, kahit wala akong alarm clock, parang yun yung nagiging alarm clock ko para i-check yung aking YouTube studio. Pero sa ngayon guys, nakakalungkot, wala nang gigising. Gigising, kahit naman wala na, nagigising pa rin talaga ako. Kasi pag check ko sa umaga, uy, wala na pala. Kaninang umaga guys, check ko yung aking ano, wala na rin pala talaga. Na-miss mo na. Wala na. Pero guys, move on na lang tayo kasi tanggapin na lang natin na ganoon nga, kung may mga nagawa man tayong mali dun sa mga channel natin, kung inabuso man natin yung channel natin, tanggapin na lang natin guys ng bukal sa loob natin. Alam naman natin na nakakalungkot na ganoon, yung iba halos maiyak-iyak kasi katulad ko, umaasa, malaki na talaga ang tulong sa akin ng YouTube. Sa totoo lang guys, sa totoo lang, ang laki na nang naitulong sa akin ng sahod ko sa YouTube. Kaya nakakalungkot talaga na wala na. Na ganun. Yung bank account mo is maku-close na kasi wala nang papasok. ipa-activate mo naman sa susunod pa ng mga buwan or kung kailan tayo ma-monetize ulit. Ganun. Yun. Yun lang ang update ko ngayon, guys. Kasi, wala. Tahimik. Tahimik ang mga buhay natin ngayon. Walang YouTube. Mag-antay tayo ng 30 days. Kung wala man, need na natin mag-appeal. Tapos antayin uli kung ano magiging resulta sa reply ni Google AdSense, kung ano magiging reply niya sa channel ko. Then kung wala na talaga, tuloy pa rin ang buhay, tuloy pa rin, may pag-asa pa rin. Kumbaga, may chance pa rin tayo. Pero sa second chance na ibibigay sa atin ni AdSense o ni YouTube, siguro kahit ingat-ingat na lang, alam na natin kung ano yung mga dahilan, kung ano ang bawal na, as in talagang bawal. Alam naman natin na bawal, guys. Pero mas alam na natin ngayon yung mga invalid na pwedeng mangyari sa magiging mga channel natin. Alam na natin, kumbaga, lesson learned na rin na yung mga nauna nating channel. Lesson learned na rin na kailangan na natin mag-ingat. Ingatan yung panibago, kung pagbibigyan pa man tayo ng kapalaran na mabigyan tayo ng panibagong YouTube channel, ingat na lang tayo. Then, para maiwasan natin yung mga invalid clicks, alam na natin kung saan tayo
saan manggagaling yung mga kamalian. Kasi nangyari na sa una nating mga channel. Yun. Yun na lang guys. Move on na. Let's move on. Tanggapin natin kung ano ang nawala sa atin. At wag na nating dibdibin yung mga pangyayari. Kalimutan na natin guys kasi at wag na rin silipin yung channel kasi pag once sinisilip mo yung channel mo may stress ka na naman. At bakit ganun? At isipin mo na lang i-focus mo na lang yung sarili mo doon sa panibagong channel na gagawin mo. Ayun. Yun guys. Sana lahat tayo guys tanggapin na lang. Tapos yun. Sana okay tayong lahat. Kahit alam natin mahirap, masakit, okay lang. Wala naman tayo na magagawa. Kahit anong gawin natin, kahit maglupasay tayo, wala na. Pero sa 30 days, may pag-asa pa naman. May pag-asa pa. Pero kung talagang wala na, tanggapin na lang natin. Yun. Okay guys, bye-bye guys. Sana suportahan nyo yung channel na bago yung channel ko, ilalagay ko na lang dito yung channel ko guys. Sana kung gaano nyo sinuportahan yung channel ko noon, sana ganun pa rin sa ngayon. At tayo-tayo pa rin na magtutulungan guys, walang iwanan mga small YouTuber. Sana kung ito lang, may last na akong pahabol guys. May narinig kasi ako na may napanood din ako. Hindi lang sa narinig. Narinig ko rin, pero trinay ko siyang i-check kung talagang totoo yung usap-usapan na may naninira sa mga small YouTuber na katulad ko. Pero sana maging masaya siya sa paninira niya sa atin. Kasi ang alam ko, may mga kaibigan ako na mga kapwa small YouTuber na kasamahan siya. Pero sana sa ginawa niya, maging masaya siya sa ginagawa niya. At sana hindi dumating yung araw na mas masahol pa yung mararanasan niya sa mga nararanasan ng mga small YouTuber na yun na nadamay sa ginawa niya. Ayun. Ayun guys. Okay na guys. Thank you guys. God bless sa ating lahat. Salamat guys. Support nyo na rin yung aking channel na bago. Thank you.